Dapat nga daw na ibalik ng team ng Los Angeles Lakers itong kanilang player na ito. Pero bago yan, update muna tayo patungkol sa sitwasyon ni Bradley Beal. Balita ni Shams Aranya ng Washington daw is in serious talks sa Miami pati na rin sa Phoenix patungkol sa trade kay Beal. At ang Phoenix nga daw mga idol ang serious threat para makuha siya. And wala mga idol nang lumabas nga at na-leak ang mga possible trade packages. Dito nga kay Bradley Beal ay talaga namang maraming nagulat dahil sobrang baba nito. Ang Miami nga mga idol ay isi-send lamang si Kyle Lowry pati na rin si Robinson tapos ilang first round picks. At itong Phoenix si Ayton lamang tapos pang punong mga players o kaya naman daw si CP3 at si Shamet kapalit ni Bradley Beal. Well, talaga namang sobrang baba niya ng mga idol. Kaya nga't mukhang nagka-interest na rin ang Golden State Warriors dahil balita sa atin ngayon, the Warriors could sneak in nga daw as a legit Bradley Beal suitor. At sa tatlong team nga na nababalita, itong Warriors, itong Phoenix, pati na rin Miami Heat, I think yung Golden State mga idol ang merong best trade package. Meron nga kasi silang mga young and promising talents tapos may mga first round picks pa sila. Kaya sigurado yan mahihirapan ang team ng Washington Wizards na tumanggi kung sakaling ang Golden State Warriors ay talagang mag-offer nga sa kanila para kuhanin itong si Bradley Beal. And for sure, magiging deadly na naman ang team ng Golden State Warriors, mga idol, magiging matinding team na naman sila kapag nakuha nila itong si Bradley Beal this offseason. At ngayon ay pag-usapan na nga natin mga idol ang balita sa Lakers at sa kanilang player na dapat nga daw nilang ibalik. And well mga idol, si Dwayne Wade nga ang nag-recommend niya na dapat daw ibalik itong si D'Angelo Russell. Sabi dito, Dwayne Wade insists Lakers continue to build their chemistry including bringing back D'Angelo Russell. So mukhang ang paborit itong si Dwayne Wade mga idol sa pagbubuo ng isang complete team instead mga idol ng isang super team. At yan din naman ang binabalak ni Rob Pelinka, di ba mga idol, na sinabi niya sa exit interview na ibabalik nga daw nila ang kanilang core players. Yun daw ang kanilang main goal, main objective this offseason. Ibalik ang kanilang mga players kagaya na lamang ni Rui, Reeves at D'Angelo Russell. At bakit naman mga idol na iibahin nila yung kanilang team, di ba? Umabot sila sa Western Conference Finals mga idol coming from the 13th seed. Ibig sabihin lang nun, napakaganda ng ginawa na itong Lakers team na ito and definitely capable pa nga sila for more. Kaya naman ang dapat na gawin ng team ng LA Lakers mga idol ngayong offseason ay onting tweaks lang. Onting pagbabago nga lang sa kanilang roster para nga lang mapunan yung kanilang mga pagkukulang, yung kanilang weaknesses na kanilang nakita nga sa Western Conference Finals. At ang isang example nga dyan mga idol ay isa pang 3-and-D wing. Yung mga players gaya nila Royce O'Neal, nila Dorian Finney-Smith, yung maasahan mo sa 3-pointers at lalo mong maasahan sa depensa. Yan nga daw mga idol ang isa sa mga dapat na i-focus ng team ng Los Angeles Lakers mga idol ayon sa mga ilang Lakers fans pati na rin mga Lakers reporter. Pero babalik nga tayo sa ating topic mga idol, sa tingin nyo ba dapat gawin ng Lakers ang sinasabi ni Dwayne Wade na ibalik nga itong si D'Angelo Russell kahit medyo naging problema nga siya nila noong Western Conference Finals. Pero hindi rin naman din dapat natin kalimutan ang kanyang malaking contribution sa series nila laban sa Grizzlies pati na rin sa Warriors. Komento nyo lamang mga idol ang inyong opinion patungkol dito sa komento ni Dwayne Wade.